Leni Robredo, sinibak sa pwesto. Yo, check mga kanok ng paputok. Magandang umaga nga pala sa inyo lahat at bago natin simulan ng ating ibabalita ay isubscribe nyo muna ang aking YouTube channel para maging updated kayo sa mga panibagong videos na i-upload ko. Siguro naman alam niyo yung balita about kay Leni Robredo at isisiwalap natin at sasabihin din natin kung ano yung mga haka-haka or tunay na nangyayari dito sa Pilipinas. And eto nga yun, nabasa ko kaninang umaga na nagsisimula pa lang ako, sabi ni Leni Robredo. Nagsisimula pa lang ako, Robredo won't walk away from anti-drug drive. Ito ay na-publish noong November 25, mga oras ay 1:50 PM. Basahin lang natin mga kapatid. Vice President Leni Robredo may be down, but she is not out of the fight against illegal drugs. As far as she is concerned, Robredo made the declaration less than 24 hours after she was fired by President Rodrigo Duterte as co-chair of the Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs, a post she only held for 19 days. Sabi dito, may interest ba tayong nabangga? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Kung sa tingin nila, matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lang ako. Yan ang sabi ni Leni Robredo. Sinabi niya to noong sa press conference in her camp, province of Camarines Sur. Mga susunod na araw, magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sabihin ko ang aking natuklasan at aking mga rekomendasyon. Robredo added. Pahabasahin mo natin ha. Robredo accepted the presidential appointment last November 6 despite the advice of her allies to turn him down. That time, she said that if accepting the post would mean stopping drug war deaths, catching high-value targets and bringing those who kill in the name of drugs war to justice, the risk would be worth it. In her 19-day tenure, Robredo visited community-based rehabilitation centers for drug dependents and drug-infested communities, calling on the public to help the government in clearing their places of the illegal drug trade. She also met with government agencies under the ICAD, such as the Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, the Department of Health, as well as the United Nations Office on Drugs and Crime, and official from the U.S. Embassy in Manila. Robredo the questions the motives behind her firing just 19 days into the job. Such undermining on her capabilities fuels her to do more. Sabi dito ni Leni Robredo, walang tigil ang pagbabatikos, mahina raw ako sa krimen. Yun ang sabi daw ni Leni Robredo. Dagdag pa dito, huwag daw akong makialam sa pulis, hindi raw ako mapagkakatiwalaan. Pinagtutulungan at pinagkakaisan ako para hindi magtagumpay. Kung pareho naman ang ating layunin, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Yun ang sabi ni Leni Robredo. Sabi pa dito, makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hinding-hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Wow, kakaiba to ha. Determinasyong itigil ang patayan, panagutin ang kailangang managot, at ipanalo ang kampanya laban sa ilegal na droga. The president said he fired Robredo from her ACAD post in grandstanding and being supposedly a failure. Yung presidente mismo ng Partido Liberal was asking the president to fire her. Ang pinakamatindi, si BP Leni, nung magsalita si presidente, ano ang naging tugon niya? Sabi niya, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo. Ayun, pinabigyan siya. Presidential spokesperson Salvador Panelo said Monday. So yun yung balita natin mga paputok at alam ko naman na alam niyo na yung istorya dito. At syempre mga paputok, parang ang nangyari kasi ito, sinusubukan pa ni President Leni Robredo kung kaya nga namang mabawasan yung mga krimen na sinasabi niya about sa illegal na droga. Ano? And then, maghintay lang tayo sa mga panibagong update na darating. Maraming salamat sa inyo lahat at naway naliwanagan kayo sa aking balita ngayon. Ako nga pala sino ako magpapatok. And by the way, don't forget to subscribe and hit the bell notification para maging updated kayo mga papatok. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako nga pala sino ako magpapatok na lagi nagsasabing take care this weekend. Bye guys!